ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Magandang araw po sa lahat ng viewers ng Mulay Buhay, lalo na po ang mga magagandang RCM sisters at mga katikista na nasasakupan ng Diocese of Malolos. Ako po si Sister Celia Paulino, kasalukuyang pong Pangulo ng Vicariate of Santa Maria at Pangulo din po ako ng Our Lady of Mount Carmel Parish, Pulong Buhangin. Ang napili ko po sa Ebanghelyo ay ang mga katakdang naririnig ng aking mga tupang, aking tinig, at nakikilala ko naman sila at susunod sila sa akin. Naalala ko nang pumutok ang balita tungkol sa COVID last March 2019. Salamat sa Diyos at katatapos lamang ng aming recollection sa mga batang magsisipagtapos ng grade 6 sa pampublikong paaralan. Una kong naisip, paano na kaya kung magtagal pa ito, paano na kaming mga magtuturo? Paano na kaya ang mga greatly natatanggap ng First Communion? Ang lahat nito ay sumasagi sa aking isipan sa tuwing kami mga katikista ay nag-uusap-usap sa aming group chat. Nauso ang mga online, online selling, online masses, TikTok at iba pa. Di naman ako marunong mag-TikTok para mag-trending sa mga batang aking mababahaginan ng salita ng Diyos. Kung kaya't nag-focus na lang ako sa daily online masses sa aming parokya. Minsan nga sa parte ng sermon ng aming kura, na di ka po pwedeng nandiyan ka lang sa iyong bahay at nagmumukbo at sa isang sulok upang isipin ang mga Judith. Judith o bayarin, singiling sa kuryente, singiling sa tubig, singiling sa cellphone, dito sa wifi at iba pa. Ang sabi ng aming kura, be an online missionary. Tama nga po. Everyday, sinishare ko ang mga masses online sa loob at labas ng aming parokya at maging sa ibang bansa. Hanggang minsan, may pagsubok ko na dumating sa aking pag-share ng online mass. Sabi nung nag-message sa akin na nakaka-istorbo daw po ako sa pagpupos ng misa dahil sila ay may mga hanap buhay. So, nagkaroon ako ng takot kung kaya't naisip ko o balak ko na hinto na ang ginagawa kong ito. Saglit na ako'y napahinto at nagmuni-muni. At aking napagmulayan na si Jesus ang aking pastol. Tinatawag niya ako at walang takot at buong pagtitiwala na ako ay susunod at tatalima sa kanya. Dahil sa kabutihan ng Diyos ay itinuloy ko ang aking pag-o-online mass, pag-share nito sa aming parokya at sa labas ng bansa. Even sa aking mga kapatid at mga kaklase na kung saan man sila naroroon. Kaya hindi man ako naging trending sa TikTok, sa Panginoon ay sikat siya, lalo man sa mga tao sa loob at labas ng aming parokya, maging sa Pilipinas man o sa abroad, pagkat may mga online church attendees na nagpapasama ng kanilang mga prayer requests, sa kadalasan ay granted, maging ito man ay imposible. Sa ating kapanahunan, tinatawag tayo ng ating pastol. Ano ba ang dapat na ating maging tugon? Siyempre, yes Lord, I will be your online missionary.